good evening. Assuming cash is available, would you recommend paying the lump sum for condo payments or loaning via bank for renting po, not for own use? Sa akin, kung may cash ka naman and wala ka na namang ibang pagkakamitan ng cash na yun, diba? I think you can go ahead and pay it in cash kasi may interest rin eh, no? Kapag nag-installment tayo eh. So, yung interest expense mo is an expense na could have been avoided because you had cash in the first place. Yes. Diba? Oo. Mm. So, you're also limiting yung liability mo, yung stress mo, yung effort mo na magbabayad, mo-monitor mo every month to make sure magbayad ka ng mga monthly amortization mo. Yes. Regardless kung may mag-rent or wala. That's right. Ako naman, well, I take the opposite point of view. I believe in using other people's money. But siguro ang tanong, so ako, mag-loan ako. Pero, and siguro, I'll go for Marion's suggestion. If, for example, yung pera mo na yan is maliit na portion lang of your total liquidity. Like, for example, yung condo mo, 1 million, eh may 100 million ka, di ba? Eh, bilhin mo na, di ba? Eh, may 99 million. Eh, pero kung ang pera mo is 1 million, kung ang condo is 1 million, tapos ang total cash mo is 1.5 million lang, ang matitira sa is 500 lang, tapos mag-aantay ka pa para mabawi yung 1 million along the road, you know? So, ako, given that, I think it would be better na mag-loan ka, di ba? Kasi parang masyadong manipis. Manipis. So yes, you can do it lump sum. Kung halimbawa, kunwari, 10 million, may 10 million ka dyan. Ano ba naman yung 1 million? Which is like 10% lang, di ba? So siguro pag ganun, 5%, pwede na lump sum. Pero kapag more than that na, then I think mas mainam kapag na mag-loan ka muna. You spread it. Ako din, ganun din yung position ko. Na depende. Actually, depende sa iyo, N. Oo, kasi sa akin naman, kung ayoko ng sakit ng ulo sa mortgage, kasi ang challenge lang pag may mortgage, yung interest din. So, hindi natin makakontrol kasi yung interest niya. But, kung ano rin, kung kasi diba, kung syempre, definitely, you're all familiar with Rich Dad, Poor Dad, diba, si So, parang yung kung nabasa niyo yung book niya before, parang ganun din yung ginagawa niya. Tawag dito, loan, tapos definitely flip, diba, tapos pay off debts, ganun. So, depende sa purpose mo. Tsaka, depende din sa yung sinabi rin ni Sir Renzi kanina na kung baka manipis naman yung matira na liquidity natin, yun. Kasi ang condo kasi, ay, yung pa pala, depende pa. So, kung bibili ka ng condo, ano ba yan, tinatayo pa lang or nakatayo na. Kasi, halimbawa, diba, whether lump sum or for renting siya, niloan mo sa bank, tapos hindi mo kaagad mapaparent. So, mag-aantay ka. Nakatenga yung pera mo. Yes. Ngayon, whether lump sum or iloan mo siya sa bank, tapos nakatayo na siya, tatakbo na yung ano mo, yung rental income. Diba? So, okay yun. Nakabangga, no? Nakabangga. Yes, opo. Tama naman. Yun tama. Yun, tinan mo din yun. Daming angles, no, En? So, sana no, mapili mo yung best option based sa profile mo. Kasi hindi lang nag-uusap ng masinsinan kasi saglit lang yung panahon natin. But if you want na masinsinan, email us at admin@wealthrt.com.